Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Ang mga reklamo para sa murder at frustrated murder ay isinampa noong Lunes laban sa suspects sa insidente ng pamamaril sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University ayon sa Philippine National Police nitong Martes. Batay sa update mula kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, tatlong bilang ng murder at frustrated murder ang isinampa laban kay Dr. Chow Tiao Yumol sa Quezon City Prosecutor's Office. Bukod sa mga ito, naharap din si Yumol sa mga reklamo para sa mga paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 at malicious mischief na nakakahalagang 80,000 pesos ayon sa PNP. Noong Linggo, ang dating alkalde ng Lamitan, Basilan Rose Frigay, ang kanyang aide na si Victor Capistrano at ang security guard ng universidad na si Geneven Bandiala ay napatay sa insidente ng pamamaril sa harap ng Arete Building sa loob ng Ateneo Campus sa Quezon City kung saan nakatakdang isagawa ang graduation ng Ateneo Law School. Ang anak ni Frigay na si Hannah, isang graduating law student, ay nasugatan at dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng personal na away si Yumol sa dating alkalde ng Lamitan. Pinangunahan ni Pasig City Mayor Vico Soto at OIC Engineer Bal Melgar ang inauguration at turnover ceremony ng Buting Linear Park sa mga residente nito sa lungsod ng Pasig. Ang nasabing parke ay bahagi ng Adapt a Park project ng MMDA na matatagpuan sa E. Mendoza Street, Barangay Buti. Ayon sa Department of Transportation nitong Martes, bibigyan nila ng prioridad ang improvement ng iba't ibang airports alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang State of the Nation address. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Sa isang pahayag, nangako rin si Transportation Secretary Jaime Bautista na iangat ang mga paliparan nito sa pandaigdigang pamantayan. Ayon sa DOTR, na-challenge si Bautista sa marching order mula kay Marcos na gawing moderno ang mga transport facility sa bansa kabilang ang pag-upgrade ng mga lokal na paliparan. Sa kanyang sona, sinabi ni Marcos na full speed ahead ang kanyang utos sa DOTR. Sabi ni Marcos, ang improvement ng railway system, airports at ports ay ma-maximize ang strategic location ng bansa sa Pasipiko. Binanggit din ni Marcos na ito ay malaking hakbang para sa pagpapaunlad ng turismo sa bansa. Pinangalanan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte nitong Martes ang mga opisyal na makakasama niya sa kanyang dalawang opisina. Sa isang public statement, sinabi ni Duterte na sasamahan siya ni dating Interior Undersecretary Epimaco Densing bilang Undersecretary at Chief of Staff sa Department of Education. Pinangalanan din ni Duterte ang abogadong si Michael Poa bilang bagong spokesperson ng DepEd. Samantala, sa Office of the Vice President, itinalaga ni Duterte si Zuleika Lopez bilang Chief of Staff, habang si Attorney Reynold Monsayak ang magsisilbing spokesperson. Paolo Avellino at LJ Reyes ipinagdiwang ang birthday ng anak na si Aki. Ipinagdiwang ang kaarawan ni Aki ni LJ Reyes at Paolo Avellino sa pamamagitan ng Instagram post. Ibinahagi ng aktor ang iba't ibang litrato ng anak kasama ang maikling birthday greeting para sa kanya. Sa kabilang banda, nag-post din si Reyes ng mga litrato ni Aki kasama ang mahabang mensahe para sa kanya kung saan niya ipinahatid ang kanyang pagmamahal sa kanyang unang anak. Kasalukuyang nasa United States si Aki kasama si LJ simula Setyembre noong nakaraang taon matapos ang hiwalayan ni Reyes at ng kanyang former partner na si Paolo Contis. Samantala, Liza Soberano nag-cameo sa isang Korean TV show. Sa kanyang Instagram stories, inireveal ni Liza na naging parte siya ng isang episode na ipinalabas itong Lunes, July 25, sa isang South Korean TV show na Not Hokans But Scans. Nagpasalamat ang aktres sa mga hosts at ibang guests ng show sa masaya at komportabling experience niya rito. At yan ang pinakaling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alerts. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!